Sa ikalawang mensahe mula sa panalangin papuri ni Inang Trini sa interpretasyon ni Inang Luis. Sumainyo ang grasya ng Diyos. Nais kong makita ang inyong mga ngiti sa inyong mga dami. Salamat aking mga anak. Sa mga ngiti na patuloy ninyo na ibinabahagi sa bawat isa. Yan ang nais ng Ama. Na kapag kayo ay narito sa tipa ng tahanan mo, ang bawat isa ay palaging nakangiti at punong-puno ng kagalakan ang kanyang puso. Mapalad kayong lahat sapagkat ang paghahari ng Diyos ay inyong nabati sa inyong mga buhay. Ang Ama ay tuwang-tuwa sa inyo sapagkat palagi ninyo siyang hinahandugan ng pamaskong handog. Kaya ang kanyang pagpapala ay inyong kakantan sa inyong mga buhay. Palagi ninyong ibinabahagi ang inyong kagalakan sa Diyos. Palagi ninyong ibinabahagi ang inyong lakas sa Diyos. Palagi ninyong ibinabahagi ang inyong paglilingkod sa Diyos. At palagi ninyong ibinabahagi ang kagalakan sa inyong mga puso. Kaya ang Ama ay tuwang-tuwa sa inyong lahat. Sapagkat ang tunay na naglilingkod sa Diyos ay punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa, at punong-puno ng kapayapaan ang kanyang buhay. Kayo ay tinawag at pinili sa kawan na ito. Kaya patuloy niya kayong gagabayan at papatnubayan. Tandaan ninyo aking mga anak. Iwanan man kayo ng inyong mga mahal sa buhay. Ngunit ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, kailanman ay hindi niya kayo iiwan magpakailanman. Makagawa man kayo ng kasalanan, siya'y patuloy niya kayo na patatawarin sapagkat yan ang Diyos na mapagmahal. Walang hanggang ang pag-ibig niya sa bawat isa sa inyong lahat. Ang lahat ay pantay-pantay sa Diyos. Makasalanan man o banal, ang pag-ibig ng Diyos ay pantay-pantay sa inyong lahat. Kaya aking mga anak, ang sino man na nagkukulang ng pag-ibig, ito ay inyong punuan. Sapagkat yan ang nais ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Na punong-puno kayo ng pag-ibig sa inyong kapwa. Patawarin ninyo ang mga nagkakasala sa inyo.
Unawain ninyo ang inyong kapwa. Sapagkat nababatid ninyo kung ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos. Sapagkat patuloy na inyong narinig sa tahanang ito ang mga mensahe at minibika at pangaral ng Diyos sa bawat isa sa inyong lahat. Kaya kung tunay kayo na naglilingkod sa Kanya at tunay na umiibig sa Diyos, ang Kanyang mga kautusan ay inyong sundin. Sapagkat kapag ito ay inyong sinunod ang mga kautusan ng Diyos, magkakamit kayo ng buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Tandaan ninyo ang lahat ng inyong narinig na mensahe sa tahanang ito. Nawa ito ay inyong isabuhay at palagi ninyong isaisip. Upang ang inyong pagsunod sa Diyos ay inyong masunod, aking mga anak. Palagi kayong manalangin sa Diyos. Palagi kayong manalangin ng aking banal na Santo Rosario. Sapagkat marami sa mundong ito ang nagkukulang ng panalangin. Ngunit sa pamamagitan ninyo, aking mga anak, ang panalangin ninyo ay dinirinig ng Diyos. Sapagkat ang sama-samang panalangin ay diringgin ng Ama. Kaya ipagpatuloy ninyo ang pagdarasal ng aking banal na Santo Rosario sa tahanan ito. At marami kayong maililigtas sa mundong ito. Huwag kayong mag-alala, aking mga anak, sa inyong mga pangangatawan. Sapagkat patuloy kayo na pinalalakas ng Diyos upang siya ay inyong paglingkuran. Patuloy niya na pinagagaling ang bawat isa sa inyong lahat. Sapagkat kayo ay kanyang itinakda sa kawan na ito upang siya ay inyong paglingkuran. Kaya huwag kayong mabagabag sa mga suliranin ninyo sa inyong mga buhay. Sapagkat kayo'y patuloy na iniingatan ng Diyos. Kailanman ay hindi niya kayo pinababayaan. Siya'y patuloy na nakatunghay sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, ay palaging kasama ninyo ang Diyos sa inyong mga buhay. Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa inyong mga puso. Kaya mapalad kayo na narito. Sapagkat hindi ninyo nakakalimutan ang araw ng inyong tipanan sa inyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo'y narito at nag-aalay ng inyong buhay para sa inyong mga angkan. Kaya magpatuloy kayo, aking mga anak, at huwag ninyong alalahanin ang inyong mga naiiwan sa inyong mga tahanan. Sapagkat patuloy na nagpapadala ang Diyos sa inyong mga tahanan ng mga libu-libong anghel upang sila ay kanilang bantayan. Kaya huwag kayong mabahala sa inyong naiiwan sa inyong mga tahanan. Palagi ninyong ituon ang inyong mga puso at isipan sa pagparito sa tahanan ng Diyos. Sa araw ng inyong tipanan sa Kanya,
ay patuloy kayo na pumarito sa tahanan ito. At kayo ay pagpapalain ng Diyos. Makakatanggap kayo ng kantimpala na nagmumula sa Diyos. Sapagkat sa inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, tatamuhin ninyo ang masaganang buhay. Tatamuhin ninyo ang mahabang buhay. At kailanman ay hindi na kayo makakaranas ng karamdaman sa inyong mga buhay. Sapagkat malaon na kayo na pinagaling ng Diyos, sapagkat sa inyong paglilingkod, pinagaling na kayo ng Diyos. Kaya nawa, palagi ninyong ituon ang inyong paglilingkod sa Kanya. Lagi ninyong tandaan ang araw ng inyong tipanan sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay hindi nakakalimot sa Kanyang mga anak na patuloy na sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya kayo na naririto, nawa palagi kayong mag-alay ng inyong mga buhay. Huwag ninyong alalahanin ang inyong mga naririnig. Ituon ninyo ang inyong puso at isipan sa mabuti at hindi sa masama. Sapagkat ang Diyos na naririto sa tahanang ito ay mabuti sa lahat. Ang Diyos na naririto ay pag-ibig. Kaya nawa kayong lahat, sa pagpunta ninyo sa tahanang ito, nawa patuloy ninyo narinisin ang inyong mga puso upang maging karapat dapat kayo sa harapan ng Diyos. Upang ang lahat ng inyong idinadalangin sa Kanya ay pakikinggan ng Diyos kapag may malinis kayong puso sa inyong pananalangin sa Kanya. Kaya isabuhay ninyong lahat ang aming winiwika at inyong narinig sa tahanang ito upang kayo ay pagpalain ng Ama. Salamat sa pagparito ninyong lahat sa hapong ito at kayo narito upang mag-alay ng inyong buhay sa Diyos. Salamat sa hapong ito at nawa kayong lahat ay umuwi ng may kapayapaan sa inyong mga puso. Salamat sa inyong bahay. So ngayon po, dadako na po tayo sa ikatlong mensahe mula sa panalangin papuri ni Inang Linda sa interpretasyon ni Inang Flora.